Hello mga bata! Magandang araw sa inyo! Alam pong excited kayo sa ating kwento ngayon! Ang ating kwento ay pinamagatang ang pagtawag ng Diyos kay Moses. Isang araw, habang si Moses ay nagpapastol ng kanyang mga karnero, ang Diyos ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Nang lalapit na si Moses, tinawag siya ng Diyos buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moses! Moses! Ano po iyon? Sagot niya. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptians ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdain. Kaya bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at iyatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito ay ang lupain ng Kanaan. Kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino mo ako upang umarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsuko sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nilabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanila ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung ang itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si Akuma. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo. Akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. At dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Kinay, sinunod ni Moses ang sugo ng Panginoon. Kaya tayo mga bata, we should obey God without complaining. Sinabi nga that God is always there para sa atin. Kaya huwag tayong matakot sa mga task na ibibigay sa atin.